Hello mga mamshies, magandang araw sa inyo lahat at sa inyo mga viewers. Muli nandito po ang inyong madiskarte sa kusina na kung saan ibabahagi ko sa inyo ang recipe ko na banana muffin. Pero syempre, bagong lahat, ihahanda muna natin ang mga sangkap na ating kakailanganin. Meron ako ditong all-purpose flour, baking soda, ripe bananas, almonds, vegetable oil, iodized salt, vanilla syrup, eggs, and light brown sugar. Ngayon, sisimulan na natin dito sa aking malinis na bowl. Ilalagay ko lang yung light brown sugar, eggs, vegetable oil, mashed ripe bananas, vanilla syrup, and iodized salt. Ayan, haluin lang natin siya hanggang sa mabasag natin yung eggs at matunaw natin yung sugar. Dun po sa magtatanong kung bakit light brown sugar po yung ginagamit ko lagi, lalo na sa mga dessert, para po mas mataas po yung molasses niya, mas magiging chewy yung ating binibake. Ayan, at dahil nga nahalo na natin siya mabuti, iset aside muna natin. At ngayon, hahaluin naman natin yung dry ingredients. Dito sa aking all-purpose flour, lagay lang natin yung baking soda. At yung almonds. Optional lang po tong almonds na to. Kung ano pong gusto nyong nuts na isama dyan, pwede naman po. Or kung gusto nyo mga chocolate chip, mga white chocolate, pwede rin po yun. Pero since ito nga po yung available dito sa aking kitchen, ito po yung ilalagay natin. At binusa ko na rin po to sa aking kawali para medyo mas malutong siya bago natin siya i-bake. Ngayon, nahalo na natin siya mabuti, pagsamahin naman natin yung dry and wet ingredients. Mix lang natin mabuti, make sure na wala siyang matitirang lumps. Kasi alam nyo naman, lagi kong tinuturo, kapag hindi siya nahalo mabuti, maluluto yung ating muffin pero magiging flour pa rin po yung hindi nahalong mabuti. Mahihilaw po siya as is. Kahit po buksan nyo yung inyong muffin, makikita nyo po dun yung flour na kulay puti pa din. Ayan, at dahil nahalo na natin siya, meron lang po ako ditong hinanda na muffin pan. Nilagyan ko lang rin po ng muffin liner. Ito po ay 3 ounce. Ayan, lagyan lang natin lahat po ng ating muffin liner ng 3/4 full ng ating muffin liner para po pag umalsa siya, hindi siya mag-overflow. Ayan, tumutulo pa nga sa aking pan kasi kutsara lang po yung ginagamit ko. Yung iba po kasi nilalagay pa nila sa piping bag or kumukuha sila ng ice cream scooper para saktong-sakto po yung dami na ilalagay dito. Since pansarili lang po to, tinatansya ko na lang po kung gaano kadami, basta 3/4 full po ng ating muffin liner. And once na nalagyan na natin po lahat ng ating muffin liner, lalagyan ko naman po siya ng toppings na chocolate chips. Optional lang din po to, pwede nyong pag-mix yung nuts and chocolate chips. Sa akin, chocolate chips na lang kasi masyado na maraming nuts sa loob. At ngayon, dahil nga nahanda na natin siya,
meron po akong pinreheat na oven for 160 degrees Celsius. Pinreheat ko po siya for 15 minutes para ma-achieve natin yung tamang temperature. So ngayon, ibe-bake natin siya for 12 to 18 minutes or until na mag-golden brown yung ibabaw niya para ma-sure natin na luto na yung loob. Or pwede nyong i-check ng toothpick or barbecue stick. Tutusukin nyo yung mismong gitna ng inyong muffin. Pag wala na pong sumamang dough, pag wala na siyang sumamang butter sa inyong stick, meaning luto na po yung inyong muffin. At ito na nga, after baking for 18 minutes, ito na po yung ating perfect na banana muffin. Tignan nyo naman kung gaano kaakit-akit yung aking muffin. Parang feeling nyo matigas yung ibabaw niya pero hindi. Hindi siya malutong, super moist. Tignan natin yung loob kung talagang moist nga. Buksan natin yung isang piraso. Ngayon, tignan natin yung loob. Tignan nyo siya kung gaano ka-moist. Hindi siya yung cakey tignan na pagka kinrack nyo yung inyong tinapay ay namamagpag. Hindi siya ganun. Sobrang moist niya. Dikit na dikit po yung inyong tinapay. Dahil po yan din sa light brown sugar, dahil po sa molasses. Kaya medyo chewy, medyo moist. Ang sarap-sarap niya, sobrang linamnam. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mamis, try nyo na tong recipe to at sure ako na magugustuhan to ng inyong pamilya, pwedeng-pwede nyong ibenta. Pero bago ang lahat, syempre, muli nagpapasalamat po ang inyong madiskarte sa kusina sa pagtangkilik at panonood. Kita-kita po muli tayo sa mga bago ko pang recipes na ibabahagi sa inyo. Salamat! Please don't forget to click like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!